sa tahanan ni Pandaki. Ito ang dahon ng kaliwanagan. Sa sandaling isubo ninyo ito kay Malaya, ay maglalaho ang anumang mentala na lumukob sa kanyang isipan. Maari may nangyari masama kina Riwong Pilag at Barangaw. Kailangan natin silang makita ngayon din. Naparito ba kayo upang maranasan din ang kanilang kinahinatnan? Nais ko na magtungo ka sa Hilaga. Makikita mo roon ang tahanan ng diwatang si Alonsina. Meron siyang putong. Ang putong na nais kong mamasdan at mahawakan. Sinasabi na si Alonsina ay isang mabait na diwata, ngunit siya'y malungkot kung kaya't gagawin niya ang lahat upang ikay hindi makaalis doon at siya'y magkaroon ng kasama. Ngayon, naniniwala na ako sa diwata at sa mga kapangyarihan. Nais ko malaman kung paano magkaroon ng kapangyarihan. Kailangan labanan niya ang isang diwata upang agawin ang kapangyarihan nito. Bakit hindi natin kunin ang kapangyarihan nila? Bigay mo na sa akin ang kapangyarihan mo. Pagkaloob mo na sa akin. Hindi! Tila ka mawala ang itim na kapangyarihan ni Burigadong Pada sa Naklambulawan kay Malaya. Binabawi ko na ang mentalang taos na pag-ibig at babalik ka sa kung ano at sino ang tunay na hangad ng iyong puso't isipan. Bakit wala kang kapangyarihan? Sinong may gawa sa'yo nito? Si Marian. Nasa kamay ko na ang kapangyarihan ng diwata. At ngayon, dalawa na kaming makapangyarihan. Kaya't nakakasiguro akong mapapatumba na namin si Simeon at ang kanyang mga kampon na diwata. Hindi na ako magtatagal dito, mga diwata. Ngunit bago ako lumisan, nais kong sauli ang kapangyarihan ng adlaw sa diwatang tunay na nagmamayari nito. Malaya, hindi ko muna ito matatanggap. Kaya nais ko ay gamitin mo muna ang pagkasanib ng aming kapangyarihan nila lang. Makakatulong ko sa iyo upang matupad ang iyong tugna. Tama si Adlaw, Malaya. Kailangan mo ang iba yung lakas. Malaking bagay ito, Adlaw. Daghang salamat. Sa sandaling matupad ko na ang aking gugna at magabi si Senyor Juancho, ibabalik ko ng buo ang kapangyarihan ito. Kasama na rin ang kapangyarihan ni Lalahon. Marahil sa panahon niya, ay matatagpuan ko na ang aking mag-ina. Bakit, mga diwata? Malaya, wala ka bang naaalala? Tiyak ko na hindi ka aya-aya sa iyong asawa ang muli ninyong pagtatagpo. Isang babae lang ang iniibig ko. Yan ay hindi ikaw, kundi si Magayon. Siya lang ang minamahal ko. Marahil ay itinatwa mo siya sa dahilang nasa ilalim ka pa ng aking mentalang nagpapaibig sa'yo sa akin. Nasaktan ko ang aking asawa. Kailangan ko siya makita agad. Ngayon na naitama na natin ang lahat kay Malaya, kailangan na nating sagipin ang ating mga kapadiwata. Adlaw, habang wala ka pang kapangyarihan, nais ko na manatili ka lamang dito upang hindi ka mapahamak. Hindi ang tipo ni Burigadong Pata sa Naklambulawan ang kusang magkakaloob nito sa inyo. Napakadali, Hernando. Kahit na sinong mahina o idiota ay mapapahinuhod ang isang makapangyarihang diwata sa napakapayak na paraan. Nilang ninyo si Burigadong Pada sa Naklambulawan! Ito ang nararapat na parusa sa inyo! Yeah!
Esperanza! 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 Banal na loon. Dalihin niyo po ako sa aking asawa. Esperanza! Nakakalimutan mong hawak ko ang kapangyarihan ng ina ni Simeon. Ako na ngayon ang diwata ng pakikidigma, kaya hindi mo ako basta mapapabagsak! Patid ko ang kakayahan ni Inagiginid at higit ako sa kanya. Ano pa ikaparusa ang iba na pataw ko sa mga nagkanuro? Mula sa inyong balat, papunta sa inyong puso. Ipinapataw ko, nakapitan kayo ng aking suka na maging... Ang diwata sa inyo. Papa? Esperanza, natutuwa ako nung mapakita ka muli sa amin. Anong nagdala sa'yo rito at ngayon nakatakas ka na? Ang buong akala ko magkasama na kayo ni Simeon. Papa, huwag niyo nang sanang babanggitin sa akin si Simeon. Dahil gusto ko na siyang iwaki sa aking buhay. Pinagtaksilan ako ng iyong Indio. Pinagpalit niya ako sa isang diwata. Sinaktan niya ako, Papa. At gusto niya na akong kalimutan, kaya yun na rin ang gusto kong mangyari. Sa huli, silang mga taksil ang pinagtataksilan din. Ngayon, alam mo na ang naramdaman ko, Esperanza. Higit na mahalaga ay natanto mo na ang tunay na katauhan ni Simeon. Nalaman mo na rin na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga Indio. Isa na rin sa dahilan kaya ako nandito, dahil kay Antonio, Papa. Papa, nasan ang anak ko? Tanging si Burigadang Pada Sinaklang Bulawan lamang ang makakasagot niyan. Nasaan siya? Inahain ko tong lahat para sa'yo. Kailangan mong magpalakas upang mabawi natin ang iyong kapangyarihan. Nakabusog. Kasalanan ko lahat. Sandali akong nakalimot. Nagtiwala ako sa mga tao. Ngunit ito pa ang hinanti sa akin ng mga tinulungan ko. Ito pa. Pagkat mga dayuhan ang iyong pinagkakatiwalaan. Hindi. Dayuhan man o taga rito, masasamasin na lahat. Mga gahaman. Walang mabuti sa lahi nila. Walang matino. Lahat sila may lihim na pagkaganid. Lalo nag-uumapaw ang galit ko ngayon, ang pagkasuklam ko sa mga tao! Baka hindi mo na makilala ang diwatang dumukot sa iyong anak. Ayan siya. Isa ng matandang hukluban.
ibabalik namin kayo sa inyong mga anyo. Hahanap kami ng paraan. Ang hiwagang pumaloob sa kanila ay nanggaling sa mentala ni Sidapa. Siya lamang ang makakabalik sa kanila sa dati nilang anyo. Ngayon, hindi niya babawin ang kanyang sumpa. Kailangan mo siyang kausapin. Magayon, inihatid sa akin na hangin na parating na si Sidapa. Humanda tayo sa kanyang paglusob. Huwag, Diwata! Hindi ko ibig makipagdigma, Diwata. Pagkat nakasagupa ako ng tunay nating kaaway. Sino ang tinuturing mo na tunay mong kaaway, Sidapa? Sila bang dahilan kung bakit labis ang iyong panghihina? Ang mga dayong si Juancho at Mariano. Kung sila'y pangkaraniwang lamang ay hindi nila ako mapupuruhan ng ganito. Ngunit higit na ang kanilang lakas. Pagkat naisalin kay Mariano ang kapangyarihan ni Burigadang Pada, Sinaklang Bulawan. Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam! Wala akong ginawang masama sa iyo. Lalong-lalo na ang anak ko. Nasaan si Antonio? Hindi mo na siya makikita kailanman. Sabihin mo na kung ayaw mo... Ako mga kalaban mo! Tayo! Pagba, ako pa ngayon ang hinamon mo. Akin na kapangyarihan mo! Wala ka ng silbi sa akin. Papa! Dapat Papa! Ka nang mamatay! Papa! Papa! Patayin ka ko! At kailanman, hindi nyo na makikita si Antonio! Patama na. Si Antonio, Papa. Apo nyo siya. Ang anak mo, kapalit ng kapangyarihan ko! Hindi magaganap ang iyong nais! Wala kang karapatan humingi ng kondisyon! Dapat sa'yo mamatay! Papa, paano na ang anak ko? Paano na si Antonio? Fernando, sama mo si Esperanza sa paghahanap kay Antonio. Pero Papa... Sina! Sapat na ang ating kapangyarihan upang singilin ng Indio at ang mga kapanalig niyang diwata. Hindi natin dapat palagpasin ito. Hinarap ko yung dalawa. Ngunit ako'y hindi nagtagumpay. At nakuha nila ang mahiwaga kong tagdan. Wala nang iyong kapangyarihan, Sidapa. Tulad ni Burigadang Pada, Sinaklang Bulawan. Kahit makuha nila ang aking tagdan, hindi nangangahulugan na napasakamay na sa kanila ang kabuuan ng aking kapangyarihan. Maaari pa rin akong umukol ng sumpa. Kaya't dito ako nagtungo. Para bawiin ang mental ang binigay ko sa inyong mga kasama. Inabawi ko ang sumpang ipinataw ko sa mga kasamahang diwata. Muling dumaloy ang buhay sa inyong dugo at bumalik sa dating anyo. Maghunos lili kayo mga diwata! Hindi na natin kaaway si Sidapa. Pinawalang bisa niya na ang kanyang mentala sa inyo. Patawad mga diwata. Nagkamali ako ng aking kinatigan. Pinagsisisihan ko yon. Tinatanggap namin ang iyong paumanhin. Mahal na si Dapa. Magpahinga ka na. Pagkat kakailanganin mo ang iyong lakas. Kailangan nating matuntun si Malaya. Tiyak na siya rin ay nasa panganib.
Esperanza? Esperanza? Esperanza! Ako iinom lamang ng tubig saglit, Bahandi. At pagkatapos ay ipaparinig ko pa sa iyo ang iba ko pang mga tugtugin. Ikaw, may kailangan ka ba? Hindi kaya maubos ang iyong dugo sa ginagawa mo sa iyong sarili? Ipagkalobo na sa akin ay yung putong diwatang alusina. Yan lamang ang aking kailangan. Nakikiusap ako para sa pag-ibig ko kay Magayon. Hindi. Hindi ko maaaring ipagkaloob sa iyo ang aking putong. Ang nais ko lamang ay manatili ka rito at pakinggan ang aking mga tugtugin. Sapat ang aking mga panangga ng antok. Kailangan kong makaisip na ibang paraan kung paano maiisaan si Alonsin at makuha ang kanyang putong. Kung hindi, baka hindi ako makaalis ng buhay dito. Makinig ka ba, Handi? Magaling, Indio. Labis akong natutuwa sa iyong pinamalas. Nais mo bang malaman kung ano ang aking pakay? Ito ang bagay na kapwa nating hinahangad. Walang iba kundi paslangin ng isa't isa. Kinalabanan ni Malaya ang dalawang dayo. Ngunit higit mas makapangyarihan sila kaysa sa kanya. Kaya siya ay tila laro ang pinagpapasahan lamang nila.
hangin. Tulungan mo kaming makarating sa pook na sinambit ni Dalikmata. Sinasamo kayo ng inyong abang diwata, aking mga hanging lagalag. Narinig niyo ang lahat ng winig kayo, Dalikmata. Dalhin niyo kami ng aming mga kasama sa kinaroroonan ni Malaya. Kalaban. Hindi ko akalain ganun kalakas si Simeon. Para natin matatalo isang tao nagpapasamon adlaw. Kulang ang kapangyarihan natin. Kung sapat ba, lulubayan natin siya? Pareho natin to hindi inasahan. Kailangan pa natin ng kapangyarihan. Kailangan natin maghanap at pumaslang ng diwata. Wala na sila. Natakasan ako ni Juancho at Mariano. Natakot sila sa saklaw ng iyong kapangyarihan. Naduwag ang mga dayo. Kaya minarapat nilang tumakas. Ngunit buhay pa rin sila. At tiyak akong paghahandaan nila ang muli naming pag-aharap. Lalo pat nakita nilang aking kapangyarihan. Salamat sa inyo mga diwata. Ngunit kailangan ko nang umalis. Malaya, nakikita akong nanghihina ka. Bakit hindi ka muna magpahinga sa aming tahanan? Hindi ko kailangan magpahinga magayon. Kailangan kong hanapin si Juancho. At higit doon, kailangan ko makita ang aking mag-ina. Sa bawat sandali na hindi ko sila makasama, ay panganibang naghihintay sa kanila. Bahandi, meron pa akong mga nakahandang tugtugin para sa'yo. Ngunit sa tingin ko'y napiga mo ng lahat ang baon mong kalamansi. Hindi maglalaon ay mahihimbing ka na rin sa pagdulog. Diwatang halusina, maaari ba ako lumapit sa'yo? Sa gayon ay masigit kong marinig ang himig ng iyong plauta. Mainam. Bakit mo sinira ang aking plauta? Batid mo bang yan na lamang nandinirang libang ako dito? Tapos na ang pagtitis ko sa iyong pagtugtog. Hindi mo na ako mapapatulog, Alonsina. Lamastakan ka! Hindi na lamang nagtungo rito! Wala na yung dahil libangan ko! Wala na!
Nais ko na manatili lamang kayo dito. Higit ngayon na nabigo si na Juancho at Mariano sa pakikipaglaban kay Malaya. Tiyak ako na naghahanap sila ngayon ng mapapaslang na diwata. Patid ko na ang paraan upang mawala lahat ng mga diwata. Pinaghahandaan na namin ito. Sida pa, kailangan na nating magkaisa bago pa nila makuha ang lahat ng kapangyarihan natin. Meron nga akong nakita na kawangis ng babaeng tinutukoy mo. Sinubukan ko rin hikayatin si Brigadang Pada Sinaklang Bulawan, ngunit ako'y nabigo. Malalim ang kanyang sama ng loob sa inyo dahil kay Malaya. Maraming buhaya ang nananahan sa ilog na ito. Sa sandaling makita nila si Malaya, makikilala nila ito na siyang pumaslang kay Paiburong.